Kamusta sa aming mga listeners? Ito po ang ating bagong full stories na pinamagatang Garbage Collector Turned Architect. Tara, samahan nyo kami hanggang sa dulo ng storyang ito. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories. Magkaharap silang dalawa ni Mr. Torres, ang kanyang new investor na nakuha. Kumakati na nga ang kamay ni Lara. Napumirma pero parang ang tagal makapag-decide ng lalaking to. He keeps on glancing at may neck na parang dito nga siya nakaharap ng sagot. What now, Mr. Torres? Magtititigan na nga lang ba tayo rito? Inis na sambit ni Lara. I'm sorry. May naisip lang ako. Your business is doing good. And I'm impressed with your strategy of proposing but I'm sorry. Kaibigan ko si Michelle. Sagot ni Mr. Torres. Hindi nakaimik si Lara. Parang ang liit ng tingin nito sa kanya ngayon. Galit na galit siya. Kaya bigla na nga lamang siyang tumaya at umalis nang hindi nagpapaalam. Bad trip. Lintik naman oh. Okay na sana yun eh. Umikse na pa ang Michelle na yon. Di hamak naman na mas okay ang katawan ko kumpara sa kanya. Makukuha ko na sana ang loob ng lalaking yun. Nang gagalaiti nga siya sa inis dahil sa nangyari kanina. Malinaw ang usapan nila ni Mr. Torres na sa negosyo niya ito mag-i-invest. Pero ang masama, umatras last minute. At hayagang sinabi dito na sa kabila na nga lang siya mag-i-invest. Dahil magkaibigan silang dalawa kaya halos magwala nga ito sa sobrang galit. Pera na, naging bato pa. Humanda ka sa akin, Michelle Montemayor. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Sabi nga ni Lara at sinusuntok-suntok pa nga ang manibela ng kanyang kotse. Nakahinto nga siya ngayon sa gilid ng highway. Dahil sa nangyari ay napabili nga siya ng tatlong bote ng beer at saka dinali ito sa loob ng kotse sa kadahan-dahang ininom. Nang maubos nga niya ang laman, ay isa-isa nga niya itong iniit siya sa gilid. Aray! Sino pang naghagis ng boteng ito? Naghahanap buhay ang tao rito eh. Narinig ni Lara na may nagreklamo na isang paritonong boses na lalaki na halatang nasaktan. Imbierna? Nasaktan ko pa yata yung tao sa labas. Kaya agad nga siyang bumaba ng kotse at pinuntahan ang nagsasalita. Inanindag muna nga niya dahil hindi nga niya namalayang madilim na pala. Ginabi na nga si Lara sa daan dahil sa pagsisenti. Inilabas niya ang kanyang iPhone at hinanap ang flashlight. Tumambad sa kanyang isang lalaking punit-punit ang suot na damit na nangangalakal ng basura, bit-bit ang isang malaking sako. At ang suot nitong pantalon ay nawala na yata sa uso. Idagdag pang halos hindi na makita ang brand sa sobrang luma. Okay ka lang? Tanong nga ni Lara sa kanya. Tumaas ang kilay niya dito dahilan para umikot ang mga mata niya. Suplado, sabi nga nito. Tinamaan mo na nga ako sa boteng, hinagis mo rito, tapos nagtatanong ka pa, saan ba yung utak mo? Nakita mo naman siguro itong dugong umaagos sa noo ko, diba? Supladong sagot naman ng lalaki. Aba, ang talas ng dila ah. Nakakabunas ka usap. Hindi ko alam kung makakaya ko pang humingi ng tawad sa isip-isip nga ni Lara. Hihingi na sana ako ng tawad sa'yo. Pero wag na lang, ang sama naman pala ng ugali mo. Nakataas ang kilay na sabi ng babae. Pakialam ko, kababae mong tao ang lakas mong uminom. Sabi nga ng lalaki at nagpatuloy sa pangangalakal ng basura. Ano ba kasing hinahanap mo dyan? Tanong ni Lara at naging curious na rin sa hinahanap niya. Aba, hindi ka lang pala careless, chismosa ka rin. Sagot ng lalaki. Umuusok ang ilong nito sa inis dahil sa lalaki ito pero nakaramdam naman nang kaunting awa. Ang babae dahil iniindan niya ang dugong umaagos sa kanyang noo. Kaya agad nga nitong hinawakan nang mahigpit ang kanyang kamay at hinila papasok ng kotse. Bakit ka ba nanghihila? Hindi pa ako tapos doon. Inis naman na tanong ng lalaki sa kanya. Dadalhin kita sa ospital, mister. Hindi pa humuhupa yung angus ng dugo sa noo mo. Wow, concern. Sabagay, ikaw naman ang dahilan nito. Nakangising sabi ng lalaki. Ang puti ng ngipin nito, iba din, parang hindi ba surero? Pasok! Matapang nasabi na nga lamang ni Lara
Sabay tulak nito sa kanya. Teka lang, madumi ako, baka madumihan yung kotse mo. Sagot ng lalaki na parang ayaw sumakay. Okay lang yan, basta dumi mo, linis mo. Sabi naman ni Lara at nilagyan siya ng seatbelt. Baka mandisgrasya sila. Cargo de consensya pa ng babae pag nagkataon. Nawala bigla ang iniisip ni Lara at ang galit niya dahil sa lalaking to. Teka lang, saan ko ilalagay itong nakolekta kong basura? Tanong pa nga ng lalaki dito. Umikot tuloy ang mata ni Lara dahil kanina pa niya napapansin na ayaw niyang bitiwan ang sakong dala niya. Iwan mo na lang yan dyan. Alam nga namang dalhin mo. Mangangamay pa yung kotse ko. Reklamo ni Lara. Wait ka lang, Miss Ganda. Itatago ko lang tong sako ko. Paalam pa nga ng lalaki at bumalik sa kung saan siya kanina at itinago nga ang dalang sako. Napabuntong hininga na nga lamang ang babae habang iniintay siya. Nang nasa loob na nga sila ng kotse at nagsimula na nga siyang magmaneho, ay tahimik nga lang niya itong inobserbahan. Matangkad na lalaki at halatang may itsura pero bakit nasa gilid ng daan namamasura? Maligo ka naman, mister. Basurero ka, hindi ka pulubi. Diretsahang sabi nga ng babae. Humisi lang siya dito. Malaki ang kaibahan ko doon sa binanggit mo, miss. Ako naghahanap ng pera, sila naman nangihingi. At saka, hindi naman ako mabaho ah, kahit ganito ang suot ko. Sagot niya. Alangan namang wala ka nang ang matinong damit. Mabaho ka pa. Buti na lang hindi kumapit sa katawan mo yung amoy ng mga basurang kinalkal mo. Wala pa naman akong dalang alkohol, sabi ni Lara. Ang arte nito, mga plastic lang naman ang kinuha ko doon, miss. Hindi nakasali ang nabubulok na pagkain, sagot ng lalaki sa kanya. Kinuha ni Lara ang panyo niya sa loob ng kanyang sasakyan na sports car sa kabinigay sa lalaki. Ipatong mo yan sa noo mo para mapigilan ang pagagos ng dugo, sabi nito. Sisiw lang to. Hindi naman malalim ang sugat eh, pero akin na lang tong panyo mo ha. Ang bango eh. Remembrance mo na lang sa akin. Nakangiti niyang sagot at inaamoy-amoy pa nga ang kanyang panyo. Napailing na nga lamang si Lara habang nagmamaneho. Pero hindi talaga mawala sa kanyang isipan ng investor na basta nalang umatras. Sisiguraduhin niyang sa susunod ay hindi na makakawala ang mga gagong yun. Nang marating nga nila ang St. Luke's Medical Center, ay iginilid ni Lara ang kanyang kotse para hindi nakaharang sa mga dumaraan. Baba ka na, bilis! Utos nga nito sa kanya. Binuksan naman agad niya ang pinto ng kotse saka gumilid para pagbuksan ito. Gentleman pala. Mauna ka, miss. Sabi pa nga ng basurero sa kanya. Takot pa yatang pumasok ng ospital ang lalaking to ah. Kaya wala nga siyang nagawa kundi ang mauna na nga lamang sa loob. Nurse, pakigamot nga yung sugat niya sa noo. Sabi nga ni Lara sa nurse na lumapit sa kanila. Sige po, sagot naman ang nurse. May pahabol pa nang tingin sa kanyang lalaki habang dinala ng nurse. Parang natakot pa nga kahit na malaking tao naman. Naghintay nga lang sa labas ang babae habang nakatayo. Maraming pasyente ang dumaraan sa pasilyo ng ospital habang bit-bit ng pamilya para ilabas upang magpahangin. Tara, Miss Ganda, sabi ng isang boses sa kanyang likuran. Tapos na? Tanong ni Lara at tinignan ng lalaki. Tipid namang sumagot ang lalaki at naunang naglakad palabas. May sira at ang utak ng lalaking to ah. Masyadong moody. Minsan gentleman at mabait. Tapos madalas masungit. Pero parang ako lang. Tila natawang bahagya ang babae sa kanyang isipan. Nauna nga siyang pumasok sa kotse. Aba, masyadong feel at home ata. May balak pa yatang magpahatid sa akin. Nang nasa labas na nga siya ng ospital ay nakita nga niya sa may di kalayuan ng isang butik na nakabukas pa at may 10% sale sila ngayon. Lumabas ka muna dyan, may pupuntahan tayo dun oh. Sabi ni Lara sabay turo sa may di kalayuan. Umuo lang naman ang lalaki. Magkasunod silang dalawa na pumasok. Nakangiti pa ang sales lady kay Lara with matching same outfit sila nung boy na kasama niya. Good evening ma'am, sir. Nakasale po kami ngayon. Hindi kayo magsisisi sa aming mga products. Sobrang ganda. Nakangiting sabi nila. Tumaas ang kilay ni Lara.
Masyado silang sure sa kanilang mga binibenta, parang sila yung gumagawa. Good evening to. Okay, let me check. Sagot naman niya at nagpatuloy na nga sa pagpasok. Una niyang tinignan ang mga damit panlalaki. Balak niyang bilhan ang lalaking kasama niya. Palingalinga nga ito at hinanap siya. Nakita niyang nakatayo siya malapit sa glass cabinet na parang may tinitignan. Napakunot ang noo ni Lara nang matignan ang buo niyang postura. Masyadong maganda ang katawan niya para sa isang basurero. Ngayon niya nang napansin na kahit luma na ang damit niya, ay bagay pa rin sa kanya at nadadala niya. At gwapo, parang si Leonardo DiCaprio ng Titanic ang tangos pa ng ilong. Magkano yan, miss? Narinig nga niyang tanong ng lalaki sa tindera. Yung relo po? Balik na tanong ng babae. Opo. Tipid na sagot naman ng lalaki. Original item ang mga yan, sir. Kaya nasa thousands na. Nakangiting sabi ng babae. Salamat. Sagot ng lalaki at naglakad palayo sa glass cabinet. Nakita pa nga ni Lara itong tumitingin sa mga pambabaeng damit. Kaya agad naman itong pumunta. Sa tinignan ng lalaki kanina. Miss, saan po bang relo ang tinitignan ng lalaki kanina? Yung Gucci men, timeless watch po. Magkano? 89,000 po. Sagot ng babae. Pakibalot na lang, miss. At pakilagay na rin sa maliit na paper bag. Utos nito sa kanya. Sige, ma'am. May discount pa po ito. Nakangiting sabi ng babae at nagpasalamat lang naman si Lara. Hindi niya alam kung bakit binili niya ang mahal na relo na to at ibibigay niya sa lalaking yun. Masama ang ugali niya pero masyado siyang generous kasi alam niya ang pakaramdam na may gusto kang bilhin pero hindi mo mabili dahil sa wala kang pera. Ito na, ma'am, sabi ng babae. Please, staple the paper bag. Sagot nito at kinuha ang kanyang wallet. Wala siyang cash na dala. Siguro naman pwedeng card na lang. Tanong pa nga nito. Yes, ma'am, akin na po yung card mo. Sabi ng babae at kinuha na nga ito. Pumili na nga rin si Lara ng limang panlalaking damit. Isang maong na pantalon at tatlong six pocket shorts. Naganap na rin siya ng underwear. Kumuha ng tatlong pack at isang sandalias na panlalaki. Ito pa, miss. Isali mo na lang. Sabi ni Lara at inuna niyang bitbitin ang paper bag ng relo. Pero hindi na nga niya mahanap ang lalaki kaya nauna na nga lang siyang lumabas. Baka nag-e-enjoy pa siya sa loob. Maya-maya lang ay may kumalabit sa kanya. Tara na? Aya nga ng basurerong lalaki sa kanya. Sumunod naman si Lara dito na pumasok sa loob ng kotse. Nang nasa driver's seat na nga siya, binigay nito sa kanya ang apat na paper bag na bit-bit niya at ang maliit na rin. Ano to? Nakakunot noong tanong ng basurero. Paper bag? Nagmama ang maangan ka pa? Umiikot pa nga ang mata, nasagot ni Lara. Alam kong paper bag ito, miss. Pero ang tanong ko, kung para saan to? Inis na sabi niya. Mga damit yan para sa'yo. Para magmukha ka namang tao. Maganap tayo ng public toilet rito. Yung pwede kang makaligo. Umaalingasaw yung amoy mo? Sagot nga ng babae at pinaandar na ang kotse. Sige. Tipid lang namang sagot ng basurero. Masyadong masunurin kaya lang iba ang tabas ng dila. May nadaanan na silang parang terminal ng bus, kaya hininto ni Lara ang kotse sa gilid. Bumaba ka at magtanong, buksan mo yung paper bag, magdala ka na ng isang t-shirt, short, underwear, pati na yung sandalias. Tapos ang suot mo, itapon mo na sa basurahan. Sabi pa nga ng babae. Tumango naman ang basurero at naglakad palayo. Habang hinihintay siya, ay nilabas nga ni Lara ang kanyang wireless headset na nakakonekta sa kanyang cellphone at nagpatugtog ng love songs at inilagay sa kanyang tenga. Let's go, sabi ng lalaki. Kaya agad ngang napalingon ng babae at literal na umawang ang bunganga ni Lara nang makita ang lalaki. Ang kinis, ang kagwapuhan niya ay talaga namang makalaglag pa nga. Wala ni katiting na peklat sa kanyang mga balat. Napalingon nga siya sa labas bago pa tumulo ang laway niya sa sobrang pagtingin nito sa kanya. Gwapo natin ah! Bakit ka naging basurero? Kung pwede ka palang maging model o artista. Sabi pa nga ni Lara, hindi lang masama ang ugali mo, chismosa ka pa. Tiritsahang sabi naman ng lalaki sa kanya. Nanlisik tuloy ang mga mata ng babaeng nakatingin sa kanya.
Hindi man lang marunong magpasalamat ang lalaking to. Si isip-isip nga niya. Hindi ka man lang ba magpapasalamat dahil nagmukha ka ng tao ngayon dahil sa akin? Tanong pa nga ni Lara. Tao naman talaga ako, miss ah. Anong akala mo sa akin, hayop? Pili yung sagot naman ng lalaki. Suplado. Bulong na nga lamang nito at nagsimula nang magmaneho. Siya nga pala. Bago ko makalimutan, para pala ito sa'yo. Sagot nito at ibinigay sa kanya ang isang box. Nagtataka man ay pinili nga ng babaeng tanggapin na lang ang isang kulay pulang box. Ano to? Tanong ni Lara. Saka mo nalang buksan yan kapag nakauwi ka na sa inyo. Pero sa ngayon, ihatid mo na muna ako sa amin. Utos pa nga ng lalaki. Umikot naman ang mata ni Lara. Kaya pala may ibinigay dahil may iuutos. Masyadong demanding. Hindi naman sila close. Maya-maya lang ay itinuro nga sa kanya ng lalaki kung saan sila daraan papunta sa bahay niya. Nakita nito ang isang abandonadong building na may maraming lata at plastic na nakaharang sa harapan. Dito na ba sa inyo? Hindi ba delikado rito? Tanong ni Lara habang napapatingin sa ilalim. Dami mong tanong, umuwi ka na. Sagot naman ng lalaki sa kanya. Pinandilatan nga niya ito ng mata. Suplado talaga. Palagi na lang siyang binabara. Nakita nga niyang binitbit nito lahat ng paper bag saka pumasok sa loob. Naiwan nga siyang nakatayo sa labas. Tumalikod na nga si Lara at naglakad palayo nang tinawag siya ng lalaki. Miss, ingat ka sa pag-uwi ah. Salamat dito sa pinamili mo. Sabi nga ng lalaki saka ngumiti ng sobrang lapad at itinaas ang dalang paper bag. Biglang huminto ang mundo nitong si Lara. Napakaganda ng smile niya. Ngayon lang si Lara nagandahan ng ganitong smile sa tanan ng kanyang buhay. Totoong ngiti ang binigay nito sa kanya. Na isang taong kanina pa nga niya hindi kilala. Isang ngiti bilang tanda na kahit anumang problemang haharapin ay kakayanin. Tumango naman si Lara at pumasok na nga sa loob ng kotse. Samantala, ang lalaking basurero naman ay umupo sa kahoy niyang upuan habang isinandig ang kanyang likod. Dahil sa babaeng yun, hindi siya nakabenta ng mga plastic. Hindi rin siya nakabili ng pagkain. Putik naman oh, ngayon ko lang naramdaman ang gutom. Usal nga nito. Pero mas nanaigang pagka-curious nito sa maliit na paper bag na kanina pa niya bitbit. Hinuha nga niya yon at binuksan. Isang makapal na maliit na kahon ang nakita niya. Mabigat kaya nagtataka siya kung ano ang laman. Pagbukas ng lalaki ay tumambad sa kanya ang isang itim na Gucci Man watch at hindi siya pwedeng magkamali dahil ito yung tinanong niya kanina sa tindera. Hinanap niya kung magkano ang presyo pero wala siyang makita. Pero sa isip-isip nito, mahal to ah, panigurado ako. Pero ang tanong, bakit binigyan ako ng ganito ng babaeng yun? Pre, nasan ka? Tawag nga sa kanya ng kaibigan niyang si Empoy. Kaya agad na isinilid. Ni Luis ang relo sa lalagyan pati na rin ang mga malalaking paper bag para hindi nga niya makita. Nandito ako pre, sagot nga ng lalaki kanina na nagngangalan palang Luis. Wow, ang gwapo natin ngayon ah, hanip. Hindi makapaniwalang sabi ni Empoy nang makita ang itsura nito. Mas lalo lang siyang malulula kapag malaman niya ang dati niyang buhay. Pero wala nga itong planong balikan pa yon. Mas gusto na nga lang ni Luis ang ganito. Tahimik at walang ingay. Naka-jackpot lang pre, sabi nga ni Luis sa kaibigang si Empoy. Grabe naman ang pagka-jackpot mo. Mukhang mamahalin yung suot mo eh. Nakangiting sabi pa nga ni Empoy at nilagay sa mesa ang dalang Tupperware. Tinignan nga nito ang ibang laman ng paper bag. May tatlo pang t-shirt na natira. Kinuha ito kasama ang isang shorts pati na rin ang isang pack ng underwear. Napailing na nga lamang si Luis sa dami ng binili ng babaeng yun para sa kanya kanina. Maldita siya pero masyadong generous. Para sa'yo na lang to, hati tayo. Sabi nga ni Luis sa kaibigan at binigay sa kanya ang bitbit niyang gamit. Talaga pre? Salamat ah. Kaya nga gusto kitang maging kaibigan eh dahil masyado kang mapagbigay. Nakangiting sagot ni Empoy. Hindi pa ba tayo magkaibigan sa lagay na to?
Maliit na bagay lang yan kumpara sa tulong mo sa akin noon. Si Empoy ang nakakita kay Luis noon nang bumangga ang kotse nito sa isang puno. Dinala nga siya nito sa abandonadong building na to at nagbayad nga lamang ng tao para itago ang kotse ni Luis para walang maimbestigahan. At hindi na nagpakita pa sa lahat ng lalaki. Kaya ang akala nga ng lahat ay missing person siya o patay na. Magkaibigan pero nahihiya pa rin ako sa'yo eh. Ikaw tong palaging namamasura at ako naman paisi-isi lang. Sagot naman ni Empoy at naghanda na nga ng makakain nila. Masaya ako sa ginagawa ko, Empoy. Kaya hayaan mo na ako. Sabi naman ng lalaki at hinila ng upuan upang makalapit sa mesa. Nagsandok agad si Luis ng kanin at ulam saka kumain. Pamamasura ang tanging bumubuhay kay Empoy nung mga panahong hindi pa nga sila magkakilala. Kaya nga nang magtagpo ang kanilang mga landas, ay isinama nga niya ito sa araw-araw. Minsan nga si Luis lang mag-isa dahil alam naman na niya ang pasikot-sikot sa buong syudad. Masarap ba ang pagkain, pre? Tanong nga ni Empoy dito. Namimili ba ako ng pagkain, Empoy? Hindi naman ah. Sagot nga ni Luis. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nadalihan siya ko ang lahat ng ito sa isang kasalan sa baryo. Kako baka may lason o gayuma kasi hindi ko naman kilalang mga yun. Naiiling nga na sabi ni Empoy. Wala naman siguro. Bakit pa sila naghahanda kung papatayin lang naman nila ang mga bisita nila, diba? Sila ang unang mamamatay kung sakali. Sagot naman ni Luis at napatawa na nga lamang sila. Kung sa bagay, may punto ka rin. Sabi ni Empoy at nagpatuloy sa pagkain. Makalipas ang ilang oras ay tapos na nga silang kumain. Kaya kanya-kanya na nga silang upo. Si Empoy ay sa may katre. At si Luis naman, itinaas ang dalawang paa sa may upuan. Sa susunod na ako babalik sa pamamasura, Empoy. Bukas, magpapahinga muna ako. At yung mga plastic sa harapan, pati mga karton, i-deliver na lang muna natin yan bukas. Ang dami na eh. Sabi nga ni Luis sa kanya. Ikaw na talaga, pre. Nung ako dati ay hindi ko kayang magtambak ng ganyan kadaming plastic at karton. Pero ikaw, napakasipag mo. Swerte ang magiging asawa mo niyan. Sabi pa nga ni Empoy. Napangiti na nga lamang si Luis. At saka nga niya naalala ang babaeng naghatid sa kanya dito kanina. Maganda siya pero masyadong suplada. Kung yun ang magiging asawa niya, makukonsumi siya sa pang-araw-araw at baka mabibingi sa kakatalak nito. Pero hindi niya alam kung bakit ang mukha nga nito ang unang pumasok sa kanyang isipan. May papatol kayong babae sa atin, pre? Kung ganito ang trabaho natin? Tanong nga ni Luis. Siyempre, ako nga nakabingwit ng sexy pero hindi nga lang mayaman. Ikaw pa kaya? Siya nga pala, anong nangyari dyan sa noo mo? Tanong nga ni Empoy sa kanya. Akala nga ni Luis ay hindi makikita ng kaibigan, pero ang talas pala ng paningin itong si Empoy. Nauntog kanina kaya nasugatan. Pagsisinungaling ni Luis, ingat-ingat din kasi pag may time. Sa kabilang banda, papasok na nga sa loob ng bahay. Ang babae na nagngangalang si Lara habang isinisilid sa kanyang porch ang binigay na box ng lalaki kanina. Anong ulam? Tanong nito nang makita ang kapatid sa may sofa. Matuto ka kasing magluto, hindi yung para kang Reyna rito, hindi mo kami maid. Umikot ang matang sabi nga ni Sheila. Ingrata? Sagot naman ni Lara. Eh anong tawag sa'yo? Mataray na balik na sabi naman ang kapatid. Tinaasan pa nga siya nito ng kilay. Hindi nga talaga sila mag-click nito. Dahil parang hindi nga niya nakakatandang kapatid si Lara. Wala kasi silang nanay. Kaya siguro naging ganito sila. Natutong tumayo sa sariling mga paa na hindi nakadepende sa kahit na sino. Ang tatay nila ay minsanan lang umuwi sa bahay. Si Lara nga ang naging kontrabida dahil masama raw ang ugali niya. Sabi nila, kahit ang mga pinsan niya ayaw sa kanya pero wala naman siyang pakialam doon. Masama ang ugali ko, pero hindi ako pangit. Sabi na nga lamang nito at nagmamadaling umakyat ng hagdan. Babawi pa nga siya. Sa nawalang investors kaya maaga nga siyang natulog at yun ang gagawin niya bukas.
Sana wala nang ang palpak dahil bubuga na nga talaga siya ng apoy kapag nagkapalpak pa. Anong meron? Tanong nga nito sa mga kasambahay nang mababaan nga sila na parang may bubuyog na nagbubulungan. Umukay nga lang ang kanilang mga itsura nang masahuran na. Pagkatapos nga silang bigyan ni Lara ng pera, umalis na nga ito at pumunta nga muna ng garahe at pumili ng pwedeng masakyan. Ginamit nga niya ang kanyang sports car na pwedeng maalis ng takip. Gusto niyang makita ang buong paligid habang bumibiyahe. Naglagay nga siya ng light makeup. Saka naman niya nakita ang box na ibinigay sa kanya ng lalaking basurero kanina. Ano kayong laman nito? Bulong nga niya sa sarili. Saka niya binuksan ang kahon at tumambad sa kanya ang kumikinang na white gold earrings. Parang pawnable pa. Pwedeng isanla. Bakit naman kaya siya naisipan na bigyan ng lalaki yun ng ganito? Bumawi siguro. Ang mahal kasi ng binigay nito sa kanya. Kaya lang, nagtataka siya kung paano naman siya nabigyan nito ng isang basurero. Inalis nga niya ang suot nga niyang gold loop earrings at ipinalit ito. Sobrang saya nga niya at bulong pa sa sarili. Mas lalo akong gumaganda. Maya-maya lang ay nasa highway na nga siya. Feel niya masyado ang dala niyang sasakyan. Sinuot pa nga niya ang Gucci sunglasses niya para maging gandang-ganda nga siya sa sarili. Sa kabilang banda, bad trip pre, wala ang may-ari, saan natin yun i-deliver? Tanong nga ni Empoy kay Luis. Naglalakad kasi sila ngayon sa gilid ng highway. Pinagpapawisan na nga dahil sa sobrang init. Masyado nang mahaba ang buhok ni Luis, kaya kung sino man ang makakasalubong sa kanya, ay paniguradong hindi rin siya makikilala. May ibang araw pa naman, Empoy, sabi pa nga nito. Nagpaalam nga muna saglit si Luis kay Empoy dahil gusto nga niyang masiguro kung magkano nga bang binigay sa kanya ng mayamang babae kanina. At napag-alaman nga niyang 89,000 pesos nga yun at tama nga ang hinala niyang mahal. Kahit nga siya sa sarili niya noon ay hindi siya bumibili ng ganito kamahal na gamit kahit na nga kaya naman niya. Paglabas nga niya ay nakita nga niya si Empoy na palingalinga at parang may hinahanap. Kinawayan nga niya ito at nang makalapit nga siya sa kaibigan, bigla na nga lamang may huminto. May huminto pre, sa'yo yata nakatingin eh, sabi nga ni Empoy. Kaya agad namang tinignan ni Luis ang sinasabi ng kaibigan. Iniisip niya lang kanina ang babae, pero ngayon nandito na naman sa harapan niya. Ano to, destiny? Sa isip-isip nga niya, ang angas ng dating. Inalis nga niya ang suot niyang sunglasses at inilagay sa ibabaw ng ulo. Hi mister, magkita na naman tayo ulit. Nakangiting sabi nga ng babae sa kanya. Hindi umimik si Luis. Sadyang natigilan nga siya sa mga ngiting ibinigay ni Lara sa kanya. Hoy pre, kinakausap ka. Nawala ka yata bigla sa sarili mo ah. Nakakita ka lang ng anghel na bumaba mula sa langit. Pagbibiru pa nga ni Empoy sa kanya at tinapakan ang paa ni Luis. Aray, ang sakit! Reklamo pa nga ni Luis. Para mabalik ka sa tamang wisyo, hindi pinaghihintay ang ganyang kagandang babae. Mahinang bulong ni Empoy dito. Aha, oo, may binili lang itong kaibigan ko, sinamahan ko lang. Sagot nga ni Luis habang nakatingin sa kanila. Okay, I like the one you give to me. Ito oh, suot ka na nga. Sabi ni Lara na halos hindi mawala ang ngiti sa labi. Himala, naging mabait ang babaeng to. Naging maganda siguro ang gising. Bagay nga sa kanya ang hikaw na bigay nito at hindi niya alam kung bakit binigyan nga niya ito ng ganyan. Sino ba yan pre? Bakit binigyan mo ng regalo? Mahinang tanong pa nga ni Empoy. Chismoso, manahimik ka nga. Sabi naman ni Luis. Tara, mananghalian tayo, libre ko. Aya naman ni Lara sa kanya. Hindi alam. Nang lalaki ang isasagot niya pero ayaw niyang magmukhang nagta-turn down siya ng invitation ng isang babae. Alangan namang paunahin niyang umuwi si Empoy. Gusto rin naman niyang makatikim siya ng mas masarap na pagkain. Sige. Sagot nga nito pero alanganin. Isama mo na rin yung kaibigan mo. The more the merrier. Nakangiti naman na sabi ni Lara at binuksan ang pinto para sa kanila. Napailing na nga lamang si Luis. Nang mas nauna pang pumasok sa kanya si Empoy, feeling close talaga tong lalaking to. Nakakahiya. Bulong pa nga niya. Ang hanap ng kotse mo, ma'am?
gusto kong ganito. Nakangiting sabi ng kaibigan. Dahilan para panlakihan nga niya ito ng mata. Talaga? Marunong ka bang magmaneho? Tanong ng babae. Naku, hindi po. Pangangalakal ng basura lamang alam ko. Sagot ni Empoy. Basta marunong ka lang magmaneho, papahiram kita nito. Sabi pa nga ni Lara. Talaga po? Masayang sambit ni Empoy. Oo naman. Hanggang sa narating na nga nilang isang klase restaurant. Natigilan nga si Luis. Naalala niya ang lugar na to kaya parang ayaw nga niya munang lumabas. Tila bumalik sa kanya ang isang alaala ng nakaraan. Okay ka lang anak? Ang malamyos na tinig na tanong ng kanyang mama sa kanya. Oo mama, pagod lang ako sa trabaho. Parang gusto kong hindi na muna pumasok sa opisina. Sagot nga ni Luis. Kaya mo yan anak, nandito lang si mama para sa'yo. Hindi ako magsasawang ipagluto ka ng masasarap na pagkain kada uwi mo sa bahay. Nakangiting sabi nga ng mama niya at hinaplos ang kanyang muka. Ang paglalambing ng kanyang ina ay siyang paborito ni Luis sa lahat. Na kahit may edad na nga ay hinahanap pa rin niya. Pero malabo nang maibalik ang lahat ng nawala. Nang biglang, natigil nga ang iniisip ni Luis. Hoy pre, kanina ka pa kinakausap ni ma'am. Pukaw nga sa kanya ni Empoy. Ha? Wala sa sariling tanong ni Luis. Sabi ko, ayaw mo ba sa lugar na to? Bigla ka kasing natigilan eh. Sagot ng babae at tinitigan nga ito ng maigi. Ah hindi, okay lang ako dito. Tipid namang sabi ni Luis at naunang lang ang lumabas. Naghintay pa nga si Luis ng ilang segundo para sumunod sa kanilang dalawa. Ito talagang si Empoy masyadong pabida. Ayaw naman sana ni Luis na ang babae ang magbayad o manlibre. Anong gusto mong kainin? By the way, anong pangalan mo? Tanong nga sa kanya ng babae. Oo nga pala. At hindi pa nga niya nasasabi ang pangalan niya dito. Luis, siya naman si Empoy. Kasama ko sa bahay. Sagot ni Luis. Okay, ako naman si Lara. Sige, order na tayo. Ako na ba ang bahala sa order niyo? Tanong niya habang hawak ang menu. Oo ma'am. Sagot naman kaagad ni Empoy. Tahimik lang si Luis sa gilid habang nakatingin kay Lara na umu-order. May napili na ba kayo ma'am? Tanong ng waitress. Meron na. Isang serve ng French pork, crab cakes, steamed mussels and white wine, crispy fried oysters with cornmeal butter and shrimp. Sagot nga ni Lara. Nainilista naman ang waitress. Wala bang rice ma'am? Hirit pa nga ni Empoy. Napahilamos na nga lamang si Luis sa hiya. Meron, one platter of fries, miss. Sagot naman ni Lara pagkatapos natawa na lamang. Okay, ma'am. Pakihintay lang po ng kaunti. Nakangiting sabi ng babae at umalis na nga sa table nila. Baka may dadagdag ka pa, Luis. Tanong nga sa kanya ni Lara. Wala na, tubig na lang. Tumangulang naman si Lara. Nagpaalam nga saglit si Luis para makapunta nga ng comfort room. Pero lumapit nga siya sa counter upang magbayad. Mabuti na lang at dala nito ang isang taong ipon niya. At hiningi nga niya ang bill nila. Binayaran na nga nito. Nagtagal nga siya ng ilang minuto at sa pagbalik nga niya ay nakaserve na ang pagkain nila. Kumain ka na Luis. Aya nga ni Lara. Nagpasalamat naman ito. Nung una tahimik lamang silang tatlo habang pinapakinggan ang malamyos na tugtugin. Parang nawalan si Luis. Nang lakas lalo pat naaalala na naman niya ang mga alaala niya dito. Nakahinga siya ng maluwag nang natapos na nga sila sa pagkain. Hindi naubos kaya ipinabalot na nga lamang ni Lara at ipinadala sa kanila ang sobra. Hindi ko kayo mahahatid guys. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho eh. Sabi ni Lara. Okay lang. Hanap na lang kami ng masasakyan. Sagot naman ni Empoy at nagpaalaman na nga sila. Kumaway pa nga si Lara kay Luis. At pinaandar na nga ang kotse palayo. Nakalimutan nga nito na balak niya palang ibalik sa kanya ang relong binigay nito na nagkakahalaga ng 89,000. Magkaparehas silang dalawa ng ugali. Masyadong mapagbigay sa kahit na sino na hindi naman nangihingi. Lagi nga niyang naaalala ang babae simula nang magkita sila. Masyadong busog ah. Puna nga niya kay Empoy na palaging hinihimas ang nakaumbok niyang tiyan. Hanipre,
Ang angas nung in-order ng papain yun, no? Sobrang sarap, may natira pa. Sagot pa nga ni Empoy. Lara ang pangalan niya. Sabi pa naman ni Luis. Tsaka, akong nagbayad ng lahat ng yun. Reklamo niya. Napakunot na utuloy si Empoy. Bakit ikaw? Eh alam mo naman, siya diba? Lalaki tayo, kayo mas nakakahiya kung ang babae ang pagbabayarin natin. Nag-iisip ka ba? Nalimas ang isang taong ipon ko. Kamot ulong sabi pa nga ni Luis. Wala namang issue sa kanya ang pera dahil marami pa naman siyang i-deliver bukas pero gusto nga niyang makapag-ipon sana. Nag-guilty tuloy si Empoy at sabi nga nito na sana sinabi ni Luis para naman sa turo-turo na lang daw sila kumain. Pero sabi naman ni Luis na overacting lang daw si Empoy. Pero sabi na nga lamang ni Luis, huwag kang mag-alala. Simula bukas, mas magsusumikap pa akong mamasura. Mabuti ang plano mo, sagot naman ni Luis. Naglakad na nga sila hanggang sa makarating nga sila sa kanilang bahay. Paano ba naman, naubos ka ang pera ni Luis sa pagbayad ng 5 putahe na yon at itong kasama niya ay wala pang kapera-pera. Siya nga pala, saan mo nakilala si Ma'am Lara? Curious na tanong ni Empoy. Nakita mo tong loo kong to? Siya ang may kasalanan yan. Aksidente niyang nahagisa ng bote ng beer na walang laman. Akala ko nauntog. Rason lang yon para hindi ka magtanong, chismoso ka pa naman. Natatawang sabi nga ni Luis. Samantala, nag-iisip nga ngayon si Lara. Naiisip niya si Luis. Parang may something sa lalaking yon. He is not the typical low-class person. Kaya parang na-amaze nga siya. Napapaisip na nga siya na paano nagkaroon ng isang mamahaling bagay kung gano'n naman ang estado ng buhay nito. Nakakapagtaka rin dahil binayaran niya ang bill nila kanina gayong napakamahal noon. Sa isip-isip pa nga nito, I wasn't born yesterday para hindi alam na napakaliit lang naman ng kinikita sa pamamasura. I keep on talking here, pero hindi ka naman nakikinig, Lara. Sabi nga ng kanyang assistant na si May. Ito ang naging utak sa kumpanya ni Lara dahil mas matalino pa nga ito kumpara sa kanya. Ano yun? Please repeat it. Utos nga ni Lara sa kanya. Napabuntong hininga na nga lamang si May habang naiiling na inulit ang kanyang sinabi. I'm happy to inform you na kahit umatras si Mr. Torres ay may 4 naman na sumali. Kaya hindi na kailangang tumaas pa yung kilay mo at magwala ka. Nakakahiya, naging address na nga sa'yo ang masama, ang ugali, dadagdagan mo pa. Sabi nga ni May sa kanya, that's good, dahil dyan maaga kang makakauwi ngayon. Nakangiti nga nitong sagot sa assistant. Wow, himala ah, parang bumait ka yata. Nakangising sabi ni May at nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Naiwan nga siyang mag-isa sa loob ng kanyang opisina. Nag-iisip siya ng magandang gawin o puntahan dahil hindi nga niya feel ang umuwi sa bahay agad. Nanatili nga siya hanggang gabi at naisipang umuwi na. Oh, bakit nakaayos ka? Tanong ni Luis kay Empoy. May pupuntahan ako, pre. Sagot ni Luis. Saan naman? May pestahan sa kabilang barangay. At ang sabi marami daw. Lapang kaya pupunta ako. Nakangising sagot ni Empoy. Napailing na nga lamang si Luis habang sinusundan ng tingin si Empoy hanggang sa nawala na nga ito sa paningin niya. Papasok na nga sana si Luis sa loob nang mapansin niya ang isang itim na kotse na huminto sa harapan. Kumunot ang noon niya. Gabi na, pero bakit parang may napadpad pa dito? Bumukas ang pito at lumabas nga ang paan ng isang babae na pamilyar sa kanya. Napailing si Luis dahil pati paa ay kilala na nga niya ito. Anong ginagawa mo rito? Baka nakalimutan mong gabi na ngayon. Suplado nga niyang tanong para umalis na nga ito, pero sadyang napakatigas ng ulo dahil sa nagpatuloy lang siya sa paglapit kay Luis. Hindi ba obvious? Siyempre, dinalaw kita. Dapat magsaya ka pa. Nakataas ang kilay niyang sagot. Bawal ka nga rito. Bakit pa kasi nandito ka? Tanong ni Luis sa kanya habang sinusundan siya papasok sa loob. Ano bang lugar to? Ang daming basura. Matitirhan pa ba to? Reklamo ng babae. Imbes sa kung ano ang sinasabi mo dyan, umuwi ka na lang kaya. Sabi nga nito, makikitulog ako rito ngayong gabi. Sagot nga niya.
Ang babaeng nandoon ay walang iba kundi si Lara. Bago umupo, ay naglabas muna nga ito ng isang alkohol at nilagyan ng bangko. Nauupuan. Ano? Ayaw ko nandito ka. Ang arte mo pa naman. Tignan mo nga oh, naglagay ka pa ng alkohol. Tumira ako rito ng ilang taon pero wala akong nakitang mikrobyo sa bawat sulok nitong building na to. Ang maarteng tulad mo, hindi bagay rito. Sabi nga ni Luis kay Lara. Alam mo, hindi ka na makakaangal dahil nandito na ako. At saka, small particles ang mikrobyo kaya gagamitan ng microscope. Palimpasa, hindi ka nag-aral. Umikot pa nga ang mata nito. Napailing na nga lamang si Luis dahil parang batang ang babae. Masama sa isang tao ang mapanglait. Kaya bawas-bawasan mo ang pagiging masama ang ugali, sabi nito. Mabuti na nga lamang at wala doon si Empoy. Whatever, saan ako matutulog? Sabi pa nga ng babae. Hindi ka nga pwedeng matulog rito. Umuwi ka na. Pagpupumilit naman ni Luis. Ayoko nga, sabi naman ng babae at manghihiga na nga sa katre niya. Umalis ka nga dyan, ako matutulog dyan. Sabi ni Luis at tinawakan ang kanyang braso, sabay hila ng malakas. Kaya lang hindi nga niya nakitang may nakausli palang semento sa gilid ng paa niya. Napatungan nga niya yon, kaya agad nga siyang natapilok. Naitulak niya ng mahina si Lara at lumanding ang nguso nito sa bibig niya. Dahilan para lumaki ang mga mata nilang dalawa. Kusang gumalaw ang bibig ni Luis. Dahilan para mahalikan nga ito. Naramdaman naman niyang hindi nga niya ito tinulak, kaya ipinagpatuloy nga ng kanyang labi ang paghalik sa kanya. Nang biglang, anong ginagawa mo? Nangahalik ka? Sigaw nga ng babae sa kanya. Kaya bigla tuloy natauhan si Luis at saka tinignan siya. Hindi ko sinasadya yon. Napaiwas na nga lamang ito ng tingin sa babae. Anong hindi sinasadya? Nararamdaman kong gumalaw pa yung labi mo, bastos. Sigaw niya at pinagsusuntok ito. Napangisi si Luis. This is the first time na nakahalik nga siya ng babae. It is too obvious na nagustuhan rin naman ni Lara ang halik dahil masyadong late na nga ang reaksyon nito. Pakiramdam tuloy nitong si Luis ay naging interesting nga ang nangyayari. Sabi pa nga nito, matanda na tayong pareho Lara, kaya ang maghalika ng dalawang taong matured, hindi nakabastusan yun. Kung iniisip mo na naging bastos ang isang basurero na tulad ko ang mahalika ng tulad mo, hindi ko na yun naging problema. Tsaka, ikaw ang nagpunta dito, remember? But it was an accident. Natapilok ako sa nakausling semento na yan. At tinuro pa nga yun. Mas mabuti pa ngang sayo ako nahulog kaysa dito sa sahige, kundi sira mukha ko. Nakangisi nga niyang sabi. Halik lang pala ni Luis ang magpapakalma sa babae, kaya dapat pala ulit-ulitin na lang niya. Nakita nga niya ang ngisi sa labi ni Luis after the kissing scene incident. Parang bawat araw na nakikita nga ni Lara si Luis, eh parang hindi nga ito convince na isa itong garbage collector na nakilala niya nung una. Hindi niya alam na ang simpleng halik na yon ay nanggulo rin sa puso niya. Magulo na nga ang utak niya. Magulo pa ang puso niya. She felt so ashamed na baka iisipin niyang nagpunta lang siya rito para magpalik sa kanya. Mabuti na lang wala si Empoy. Ayaw niyang matalo when it comes to this man. Pero napailing na nga lamang si Lara. Tumalikod dito at umalis na. San ka pupunta, Lara? Sabi nga ng lalaki. Makalipas nga ilang minuto, nakita nga niya si Lara na nakasandig sa kotse. Napatingin na nga lamang si Lara sa madilim na kalangitan. Nakita rin niyang tumabi si Luis sa kanya. Ano bang ginagawa mo rito sa tabi ko, Luis? Matulog ka na. Uuwi din naman ako ngayon eh. Sabi nga nito sa kanya. Ngayon ka pa ba uuwi? Sobrang gabi na. Siya nga pala. Pasensya ka na sa nangyari kanina ha. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Pero aksidente lang talaga yon nung una. Ito kasi ang unang beses na may babae akong nakakasama. Hindi ko naman intensyon na halikan ka. Nadala lang ako ng pagkakataon. Hinging paumanhin nga niya dito. Saan naman ako matutulog, Aber? Halos ayaw mo ang ipagamit sa akin yung katre mo eh. Nakangusong sabi naman ng babae at pagpapalit nga niya ng topic. Doon sa katre, hanap na lang ako ng matutulugan. Sandali, ayusin ko lang muna ha. Paalam nga nito sa kanya.
May kumot at unan ako sa loob ng kotse. Pakikuha na lang. May bedsheet din. Utos pa nga nito. Napangisi na nga lamang si Luis. Nakaplano na talaga ang pag-sleepover mo dito ah. Wala ka bang bahay? Sayaman mong yan? Tanong pa nga ni Luis. Ang dami mo namang tanong. Pinanlakihan nga siya ng mata ng babae. Kinabukasan, maaga nga siyang nagising. Kahit na nga halos magdamag nga silang nagkwentuhan. Maaga kasi itong sisibat bago pa dumating si Empoy. Wala daw kasi siya dahil namiyesta sa ibang barangay. Magandang umaga. Siya nga pala may maagang nagpunta rito na may dalang dump truck. Dinala yung mga plastic at karton mo dito. Kapag daw magising ka ay sumunod ka na lang sa kanila. Sabi nga ni Lara. Sa lalaki. Maraming salamat. Uwi ka na ba? Tanong nga niya sa babae. Oo, papasok pa ako sa opisina eh. Sagot ni Lara. Mag-iingat ka. Matapos ngang mangyari ang sleepover na yun, ay tila naging komportable nga sila sa isa't isa. Natigilan nga ito sa pag-iisip tungkol kay Lara nang biglang pumasok si Empoy. Nakita nga niyang isang gamit pang babae. Naloko na, mabubuko pa yata ako, sabi nga ni Luis sa kanyang isip. Tanong nga ng tanong si Empoy at sabi na nga lamang ni Luis, ang dami mong tanong, bumangon ka na nga dyan at maligo papunta tayong syudad. Dinala na doon ang plastic at karton, titimbagin na. Sige, hintayin mo ko. Sa wakas ay nagpapigil na nga rin ito at natapos na rin ang usapan. Makalipas ang ilang oras ay nasa syudad na nga rin sila. Natapos na nga ang pagtimbang at binayaran na nga sina Luis at Empoy. Nakatalikod nga ngayon si Luis habang tumitingin ng bagong display na mga damit sa divisoria. Natigilan siya nang may pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Kuya! Michelle! Sigaw nga ni Luis sa kanyang isip. Anong ginagawa niya sa lugar na to? Nagtatakang tanong nga nito sa sarili. Kaya agad nga siyang napatakbo. Kuya, sandali! Alam kong ikaw yan! Sigaw nga niya habang nakasungod dito. Sinenyasan naman niya si Empoy na harangan para hindi tuluyang makasunod sa kanyang babae. Nagtago nga si Luis sa tumpok ng mga tao. Ako bang tinatawag mo, miss? Narinig nga nitong tanong niya. Pwede ba? Don't block my way. Hindi ikaw ang kailangan ko. Galit na sabi ni Michelle kay Empoy. Maya-maya lang ay umalis na nga si Luis at nawala na nga sa harap ni Empoy. Saka naman siya lumaba sa pinagtataguan niya. Nagtatakang tanong tuloy ni Empoy. Sino ba yun? Hindi ko alam pre. Bigla lang akong hinabol eh. Pagsisinungaling ni Luis. Nawala ang gana niyang pumasok sa opisina. Kaya umuwi na nga lamang si Lara sa bahay nila total. Nandun naman ang kanyang assistant na si May na kayang i-handle ang lahat sa opisina. Pero pagkarating niya ng bahay nakita nga niyang umiiyak ang kanyang kapatid na si Sheila. Tinanong pa nga nito kung broken-hearted siya. Pero inamin nga ng kanyang kapatid na nabuntis nga siya ng kanyang nobyo. Eto namang, si Lara ay kinonfront pa nga ang boyfriend nito at sinabing hindi raw kayang panindigan ng lalaki si Sheila. Tila bigla tuloy itong nakaramdam ng awa sa kanyang kapatid at naisip na ganito siguro kapag wilang kinagisnan na ina. She is too young para mabuntis since nag-aaral pa siya and for sure na hindi nga papabor ang kanilang ama dito. Pagkatapos nga niyang i-confront at ihatid ang nobyo ni Sheila, ay nagbiyahe na nga rin ito pa uwi. Dahan-dahan lang siya sa pagmamaneho dahil masyadong madulas ang daan at malakas ang ulan. Naapakan nga niya ang brake bigla nang mapagsino ang isang taong naglalakad sa ulanan. Luis, anong ginagawa mo sa gitna ng ulanan? Tanong nga nito nang mapagbuksan ng bintanang lalaki. Ikaw pala yan, Lara. May binili lang ako. Kaya lang, hindi ako nakahanap ng pwedeng masakyan. Sinuong ko na lang ang ulan, kaysa hindi ako makauwi. Sagot nga nito. Nagtataka na talaga si Lara dahil ilang beses na talaga silang pinagtagpo ng pagkakataon. Sumakay ka na nga rito, ihahatid na kita. Aya nito sa kanya. Wag na, basa naman ang buo kong katawan eh, baka mabasa pa yung kotse mo. Okay lang, gabi na rin, wala ka na talagang mahanap na pwedeng masakyan dito. Sabi nga ng babae. Kaya wala siyang nagawa kundi ang sumakay ng kotse
ni Lara at inihatid nga nito sa tinitirahan niya si Luis. "Salamat, Lara. Bumaba ka na muna." "Hindi na, Luis. Something came up sa bahay. Kailangan kong asikasuhin. Mag-ingat ka. Sa susunod na lang." Nagpaalam na nga ito at uuwi na. Nang hindi nga mapansin nitong si Lara na naka-white t-shirt pala siya, at dahil bumaba nga siya nang walang payong, nabasa tuloy siya at naging see-through nga ang kanyang t-shirt. Napamulhan na nga lamang siya ng pisngi. Dahil nga tila nakikita na nga ang panloob niya dahil naging see-through na nga ang t-shirt niya. Nung una nag-iwas pa nga ng tingin si Luis at tinakpan pa nga ang bandang harapan ng babae. Napatawa ng bahagya itong si Lara at pagbibiro pa nga niya kay Luis. "Huwag mong sabihin, ngayon ka lang nakakita ng ganito." Tumango naman na parang inosente si Luis. Napangiti na nga lamang ng bahagya si Lara. Kakaiba talaga ang lalaking to sa isip-isip niya. Kinagabihan nga noon, hindi nga makatulog si Luis dahil parati na nga lamang na naiisip si Lara na parati nga niyang nakakasalubong sa kung saan-saan. "Hindi ka makatulog, pre?" tanong ni Empoy na bumangon at nagsindi ng sigarilyo. "Hindi pa ako inaantok, ang ginawe." Sagot nga lang ni Luis. Pero ang totoo, marami nga siyang naiisip bukod kay Lara, pati rin patungkol sa kanyang nakaraan na matagal na nga niyang sinisikreto sa karamihan. "E di magkumot ka, ang laki niyang kumot, may bedsheet pa, tapos nilalamig ka pa?" Pili yung tanong naman ni Empoy. "Ang sipag mo kasing maglaba." Naiiling na sagot naman ni Luis, kabaliktara ng kanyang sinabi. "Grabe ka naman, pre." Nang biglang out of nowhere. "Anong tingin mo kay Lara, pare? Pang girlfriend ba o pang display?" Tanong bigla ni Empoy sa kanya na para bang tinetest siya. Napakunot noo si Luis. "Anong pang display ang pinagsasasabi mo dyan? Hindi siya bagay, tao siya." Sagot naman niya. "Iba ang ibig kong sabihin, ang hina mo talaga." Sabi nga nito. "Balak mong ligawan?" Tanong ni Luis. "Hindi, kayo ang bagay." "Anong panama ko dun? Kaya kung ako sa'yo, ligawan mo na." Pangsulsol pa nga ni Empoy. Malay natin, napangiti na nga lamang bigla si Luis sa isiping paano kaya kung para sila talaga sa isa't isa kaya sila pinagtatagpo ng tadhana. Paano kaya kung totoong ligawan nga niya si Lara? Pero masyado pang komplikado ang kanyang buhay, kaya nagugulhan nga siya. Samantala, kinaumagahan, alas 7 pa lang ay nasa opisina na nga si Lara. Dahil maaga nga niya nga asikasuhin ang pagpirma ng pasahod sa mga empleyado, pati ang pagbili ng bahay para kay Sheila. Nabubukod na nga muna dahil nabuntis nga ito. Bumukas nga ang pintuan at pumasok si May. "Someone's looking for you," sabi niya dito. "Sino? Papasukin mo na lang." Sagot naman ni Lara at tuloy lang sa pagpirma. Habang nakayuko, ay bumukas ulit ang pinto. Akala niya si May ulit ang pumasok. Yun pala ang dahilan ng pagiging mainisin niya noong mga nakaraang araw. Si Michelle Montemayor. Tumaas ang kilay niya. "Ganyan ba ang pag-welcome mo sa magiging bisita mo?" Mataray na sabi pa nga ni Michelle. Umaga pa lang ginagalit na nga siya ng babaeng to sa isip nga ni Lara. "Sa lahat ba naman ng bisita na gusto kong makita ngayong umaga ay hindi ka kasali doon. Ano bang kailangan mo?" Nakataas ang kilay na tanong nga ni Lara sa kanya. "Hindi mo ako kaaway, Lara. O kahit kalaban sa negosyo, you are the one thinking that way. We used to be friends before. Ikaw lang yung nagbago." Sabi nga ni Michelle sa kanya at umupo sa couch na hindi naman niya sinabihan si Lara. "We're not friends, Michelle. Hindi ka kasali sa listahan ng mga kaibigan ko." Matapang na sagot naman ni Lara. Napangisi si Michelle dahilan para madagdagan ang inis na nararamdaman ni Lara. Parang ang sarap alisin ng bibig niya. "My bad. I almost forgot na wala ka palang kaibigan kaya wala kang listahan. Tanging mga loyal employees mo lang ang nag-i-stay sa'yo dahil sa pinapasahod mo sila ng malaki." Sabi pa nga ni Lara. "Wala ka nang pakialam doon. Ang lakas ng loob mo na pumasok sa teritoryo ko. Hindi ka ba natatakot na kuyugin dito?"
Tanong nga ni Lara. Why would I didn't do anything wrong. But anyway, hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Nagpunta ako rito para itanong sa iyo ang tungkol sa taong yan. Sagot niya at nilagay sa mesa ni Lara ang isang litrato. Kumunot ang noo ni Lara. Kahit hindi siya pumikit ay kilala niya ang lalaking nasa litrato. Luis! Napangiti nga siya. Naisip nga niya ang gabing naghalikan silang dalawa. Napailing na nga lamang ito dahil hindi ito ang tamang oras para doon. Anong kinalaman ko rito sa lalaking to? Tanong na nga lamang ni Lara. He's my missing brother, Lara. Architect Luisito Montemayor. 3 years ago, nawala na lang siyang bigla na hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Naniwala ang father ko na patay na siya. He is so devastated ng mga panahong nawala ang mama namin. Namatay na hindi niya matanggap dahil close silang dalawa. At itagdag pa na nag-asawa si Papa ulit ng iba na hindi niya pinaburan kaya nag-away silang dalawa. Naniniwala kasi si Kuya na kapag nagmahal ka ng isang tao na hanggang sa mawala siya, sa mundo ay siya pa rin dapat ang mamahalin mo at wala ng iba. Kasi hindi daw napapalitan ng bagong pag-ibig ang nauna. I understand him for that pero naiintindihan ko rin ang side ng Papa ko by that time. Tatanda siyang mag-isa kung susundin niya ang gustong mangyari ni Kuya. May anak siya, oo. Pero hindi habang buhay, kaya namin siyang alagaan dahil darating ang araw na bubuo rin kami ng sarili naming pamilya. Maalagaan man pero hindi magiging priority. Mahabang eksplanasyon nga ni Michelle. Nakakunot noon na nga ngayon si Lara. Tila nasaktan nga siya sa pag-iisip kung bakit kailangan magsikreto ni Luis sa mga tao, pati na rin sa kanya, na tila naging malapit na nga rin dito. Sabi na nga lamang niya, nagpunta ka lang dito para sabihin lahat yan? Tanong ni Lara to divert the pain na nararamdaman niya. Tila nasagot na nga ang lahat nang napapansin ni Lara na kakaiba kay Luis, the way he looks, the way he acts, and everything. Para sa akin, bilang kapatid niya, ramdam kong hindi pa siya patay. Until nung isang araw nagpunta ako sa Divisoria and I accidentally saw him there. Tinawag at hinabol ko siya. Pero tinakbuhan niya ako. Nasaktan ako ng sobra. Isang gabi kong iniyakan yun. I'm his baby girl way back then. Pero ngayon, bakit niya ako iniwan? Hindi na ba niya ako mahal? Naguunahang tumulo ang luha sa mga mata ni Michelle. Ramdam ni Lara ang sakit na nararamdaman niya. Kung paano hindi balikan at pansinin ang minamahal ay sobrang napakasakit. Naisip tuloy niya, naging selfish si Luis. Mas inunang inisip ang sarili kaysa sa mga taong naiwan na nagmamahal at naghihintay sa kanya. Pero sino ba naman si Lara para questionin siya sa isip nga nito? Hindi niya akalain na kahit nga kalaban niya si Michelle sa negosyo, ay siya nga ang nagko-comfort dito ngayon. Uminom ka na muna ng tubig. Michelle, sabi nito at binigyan siya ng isang bottled water. Tinanggap naman niya sabay sabing, salamat. At binigyan nito ng matamis na ngiti. Anong maitutulong ko? Tanong na nga lamang ni Lara sa kanya. Alam kong naging magkaibigan kayong dalawa. Base na rin sa nahanap na impormasyon ng private investigator ko. Hindi ako makapaniwala na natuklasan ko that he became a garbage collector in the city na malayo sa kinagisnan niyang buhay. Napailing na sabi ni Michelle. Pero pag-i-explain naman ni Lara, aksidente ang pagkikita naming dalawa. And I don't have any idea na architect pala siya, na sa iisang lugar lang tayo pero ikaw lang itong kilala ko pero hindi ang kapatid mo kaya hindi ko alam. Ang masasabi ko lang, hayaan mo muna siyang maghilom. Hayaan mo maghilom ang sugat sa puso niya. Kapag hindi pa siya bumalik sa dati niyang buhay, ibig sabihin nun, hindi pa siya fully healed sa sakit na nararamdaman niya. Alam mo, Michelle, mahirap pilitin ng isang tao kung ayaw naman niya. Hayaan mo siyang magkusa, pero kapag magkikita kami ulit, susubukan ko siyang i-convince tungkol sa nalaman ko, pero balang araw, babalik din siya sa'yo. Believe me, nakangiting sagot ni Lara. Tumayo si Michelle. Nilapitan ito at niyakap ng mahigpit. Maraming salamat, Lara.
Tatanawin ko itong utang na loob sa'yo. I'm sorry for thinking na kinalaban kita sa negosyo, sabi niya kay Lara. Let's forget everything, Michelle. Magsimula tayong muli at kalimutan natin kung ano man ang iniisip natin na masama sa isa't isa. Sagot naman ni Lara at tinapik ito sa balikat. Hindi niya alam na magtatapos ang hidwaan nilang dalawa ni Michelle dahil sa kapatid niyang si Luis. Na hindi nga mawari ni Lara kung ano ang mararamdaman sa lalaking yun. Nang hapong din yun, pagkatapos ng kanyang trabaho ay agad nga siyang umalis ng opisina. Tumaan siya sa restaurant at nag-order ng ulam at pumunta kay Luis. Gabi na nang dumating ito sa tinitirhan niya. Magandang gabi, Empoy. Anong ginagawa mo? Tanong nga nito sa kaibigan. Ikaw pala yan, Lara. Gumagawa ako ng apoy para mawala ang lamok. Sagot nito. Binigay ni Lara sa kanya ang binilinto at pumasok na nga sa loob. Nasaan si Luis? Tanong nga nito nang hindi nga niya makitang lalaki. Nasa likod nitong building, nagpapahangin. Hintayin mo na lang rito, tatawagin ko lang saglit. Sagot naman ni Empoy. Wag na. Ako na lang ang pupunta sa kanya. Pigil nga niya at naglakad na nga papunta sa likod na bahagi ng building. Walang tao sa likuran. Tanging huni ng panggabing hayop ang naririnig ng babae. Natigilan nga ang lalaki sa pagyupyup ng sigarilyo nang mamataan si Lara. Para siyang may hinahanap. Nandito pa lang babaeng to, hindi man lang ako tinawag ni Empoy. Itinapon nga niya ang kanyang sigarilyo at tinawag siya. Nandito ako, Lara. Anong ginagawa mo dyan sa taas? Nagtatakang tanong nga ni Lara habang nakatingala nga sa lalaki. May ginawa kasi itong pahingahan rito na may hagdanan. Masyadong mahangin dahil nasa itaas nga ng puno, kaya dun nga minsan ang tambayan ni Luis. Diyan ka lang, bababa ko, sabi nga niya kay Lara. At akmang tatayo na nga sana, nang sabi nga ng babae, huwag na, ako na lang ang aakyat dyan. Sigaw nga nito kaya tumayo nga siya at inalalayan nga si Lara para makaakyat ng hagdan. Hindi nga niya maintindihan ang kanyang sarili. Bigla nga siyang nakaramdam ng saya nang makita siya ulit. Kaya napayakap nga si Luis dito sabay sabing, I miss you. Napailing na nga lamang si Luis nang ma-realize ang ginawa niya. Ipinagkanulo yata niya ang nararamdaman niya. Malungkot ka ba? Nung isang araw nagkita naman tayo ah. Sabi pa nga ni Lara sa kanya. At gumanti naman siya ng yakap. Uupo na nga sana siya sa sahig na kawayan. Pero pinigilan nga siya ni Luis. Sandali lang, lalagyan ko muna ng panyo, baka madumihan ka. Pigil nga nito. Hayaan mo na. May ganito pala dito, no? Ilang araw na tayong magkakilala pero hindi ko alam ito ngayon. Ang ganda pa naman ang feeling dito. Malamig ang panahon, sabi ni Lara at napapatingin nga sa buong paligid. Oo, nalimutan kong sabihin sa'yo na sobrang busy ako. Bakit nga pala ginabi ka ng punta rito? Sabi nga nito. Oo. Naisipan kitang dalawin, may dala akong ulam, kumain ka na ba? Tanong nga niya. Ang pagiging maalalahanin nga ng babae ang dahilan kaya nakaramdam nga si Luis ng paghanga sa kanya. Sa isip-isip nga niya, I like her. I really do. Kaso, baka tumakbo siya kapag aamin ako. Sa una, hinalikan ko siya. Ngayon naman, gusto ko nang umamin. E di mas lalo na kapag sinabi kong mahal ko na siya, paniguradong hindi na siya magpapakita sa akin. Sa isip-isip nga ni Luis, natatakot kasi ito na baka ba ulit nga ang nangyari sa kanyang ina. Pakiramdam kasi ni Luis lahat na lang ng taong minamahal niya ay nawawala. Kaya mas okay na nga lamang na siya ang lumayo sa kanila. Tapos na, ikaw? Tanong nga niya sa tanong ng babae. Hindi pa pero busog naman ako. Sagot naman ito. But she keeps on glancing at him na parang may gustong sabihin. Napakunot noo tuloy siya at tanong nga nito, are you okay? Tanong nga ni Luis kay Lara. Alam mo, lahat tayo may tinatagong bagay na hindi natin pwedeng sabihin sa iba. Pero kung ito man ang magpapalaya sa atin, pwede nating sabihin doon sa taong alam nating mapagkakatiwalaan natin. Out of nowhere, nasabi nga ni Lara sa lalaki. Kumunot tuloy ang noo ni Luis. Meaning? At kinuwento na nga ni Lara. I accidentally know your secrets. Michelle,
your sister came into my office and threw a bomb. Her saying that you are her brother. Hindi kami close. Tiniksya sa negosyo ko. Lahat ng investors ko ay pumupunta sa kanya dahilan para magalit ako. But seeing her cry because she misses her brother changed me. Namimiss ka na niya ng sobra. Pero hindi ako makikialam kung ano man ang problema niyo at kung ano man ang desisyon mo. I'm just giving an advice. Sabi nga ni Lara. Napabuntong hininga si Luis at napatingin na nga lamang sa malayo. Ang tahimik niyang buhay, nagulo na naman ulit. Hindi nila naiintindihan ang kanyang pain at struggle. Ito nga ang nasa isip ni Luis. Alam kong darating ang araw na malalaman mo rin. Wala nang bago doon. Pero kung inutusan ka niya na kumbinsin ako na bumalik sa dati kong buhay, ayaw ko na. Masaya na ako dito kasama si Empoy. Sabi nga ni Luis. Okay, fine. Wala akong masabi. Pero ang gusto ko lang sabihin sa'yo, just heal your wound kung gaano man yan kalalim. Dahil gusto kong sumaya ka. Gusto kong maging malaya ka. Sabi nga ni Lara. Alam nga ni Luis na disappointed si Lara sa kanya pero hindi naman niya alam kung ano ang pinag-uugatan ng lahat. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na nga na uuwi na nga si Lara. Nang hinayang nga si Luis, gusto pa naman sana niyang mas makasama ng matagal at makausap ang babae tungkol sa kung saan-saan. Kinabukasan nagsisibak nga siya ng kahoy sa harapan nang may isang kotseng hindi pamilyar sa kanya huminto. Hinintay niya talagang may bumaba kaya lang natigilan nga siya nang makita nga kung sino ito. Kuya, sabi ni Michelle. Lumapit ito sa kanya at binigyan nga siya ng mahigpit na yakap. Parang gusto ngang tumulo ng luha ng lalaki pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Anong ginagawa mo dito, Michelle? Tanong nga niya na may inis ang tono. Kumalas nga ito sa pagkakayakap at hilam ng luha ang mata ng kanyang kapatid. Ang dayo mo naman, kuya. Hindi mo ba ako na-miss? Umuwi ka na sa atin, please. This is not the place where you belong. Nandun ang buhay mo sa atin, ang trabaho mo, ang yaman mo, kami ang pamilya mo. Pagmamakaawa nga ni Michelle. Pero sagot naman ni Luis, dito ako masaya, hindi doon, Michelle. Kaya kahit ano pa ang sabihin mo ay hindi ako uuwi doon. Huwag mo akong pilitin kung ayaw mo. You know me, hindi mo ako mapipilit. Matigas ang boses na sabi ni Luis. Kuya naman, matagal na yun. Hindi ka pa ba nakamove on? Magsimula tayong muli. Pwede naman yun, di ba? Tanong nga sa kanya ni Michelle. Umiling lang si Luis. Whatever, Michelle. Makakaalis ka na. Sabi nga nito. You know me, kuya. Matigas ang ulo ko kagaya mo. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapauwi doon sa atin. For now, aalis muna ako. Matigas na sabi nga ni Michelle at nagpaalam na nga rin at pumasok na nga sa loob ng kotse at naglakad palayo. Napailing na nga lamang si Luis. Hindi niya inakalang pupuntahan nga siya ng kanyang kapatid. At naisip nga nito na baka si Lara nga ang salarin, kaya nga siya natuntun. Kaya naiinis siya. Samantala hindi na nga nakumusta pa ni Lara si Michelle kung nakumbinsi ba nito si Luis na sumama na nga sa kanya. Kaya si Lara na nga lamang ang pumunta kay Luis. Pero nagtaka siya nang pagbaba pa lang niya ng kotse ay hinablot na nga lang lalaki ang braso niya. Mag-usap na tayong dalawa. Hindi tayo magkaano-ano para pakialam mo ang buhay ko, Lara. Ano ba kita? Ano ba tayo? Di ba wala? Inis ngang sabi at bulyaw ng lalaki kay Lara dahilan para mapaatras si Lara. Nakaramdam tuloy ng sakit sa kanyang dibdibang babae. Sa mga sinabi nito tulad ng, ano ba sila? Ngumiti nga si Lara ng mapait. Kahit pala bilang kaibigan ay hindi niya ito itinuring na ganun. Masakit ang loob niya. Nasasaktan siya. Nag-a-assume nga lang ito siguro na gusto nga siya ni Luis. Kasi yun ang nararamdaman niya at yun ang pinapakita ng lalaki. Pero sabi na nga lamang nito in a formal way, I'm just being concerned here, Luis, bilang kaibigan mo. Matigas niyang sagot. Pero umiling naman ang lalaki at sabi nito, pangingialam ang tawag dyan. Hindi pagiging concerned.
Kung tunay kang kaibigan, ay hayaan mong isang taong piliin ang daan na tatahakin niya. Sabi nito, dumaan ang sakit sa kanyang mukha sa sinabi nga ni Luis. Okay, fine. Ako na yung pakailamera at hindi tunay na kaibigan. Happy? Diyan ka na nga. Sagot nga ng babae at iniwan na nga ito sa likod bahay. Nagtagal muna nga saglit si Luis sa kinatatayuan bago sumunod sa kanya sa loob. Sa kanya na pagtantong mali pala ang nasabi nito, kaya agad nga niyang sinundan ng babae pero nadismaya nga siya nang makitang wala na pala ito at ang sasakyan niya. Kinagabihan ay hindi nga makatulog si Luis kaya iisip kung paano niya makakausap muli si Lara. Nasaktan niya yata ito dang dahil sa kanyang mga sinabi dahil nga naging sobrang emosyonal siya. Nag-flashback nga sa kanyang isipan ang mga nasabi niya nang hindi sinasadya. Ano ba kami? Kung alam niya kung ano siya sa akin, paniguradong hindi siya magagalit ng ganyan. Kung kailan ako tumanda, saka naman ako naging torpe. Napailin na nga lamang si Luis. Magpatulog ka pre, ang ingay naman ng katre mo. Mag-isa ka lang naman dyan ah. Saway nga ni Empoy kay Luis dahil kanina pa nga si Luis halos pagulong-gulong sa kanyang kama. Kung matulog ka na lang kaya, pinapakailaman mo rin ako. Inis na sagot naman ni Luis. Kita mo to oh, pati ako nadamay sa galit niya. Inaway mo kasi, asa ka pang babalikan ka nun. Mabait yun pero kapag kinanti mo, tataniman ka ng kawayan nun. Sabi nga ni Empoy. Napabuntong hininga lalo si Luis. Ewan ko ba? Tipid nga niyang sabi at bumaba sa higaan. Hindi ka makatulog? Mayaman ka naman pala eh. Bakit ka nagtitiis rito? Umuwi ka na lang sa inyo. Payo nga rin ni Empoy sa kanya. Paano ka? Tanong ni Luis. Natouch naman ako pre. Isa pala ako sa mga naging dahilan na hindi ka babalik. Sama na lang ako sa iyo. Kahit nagawin mo na nga lang akong taguhugas ng inidoro doon, ay oks na sa akin. Sawa na ako sa buhay rito eh, tsaka mga lakal. Sagot nga ni Empoy. Sige, sagot naman ni Luis. Sa mga sumunod na araw ay nadismaya nga si Luis dahil hindi na nga bumalik ng tuluyan si Lara. Hanggang sa umabot ng ilang buwan, talagang nagalit siya sa lalaki ng tuluyan kaya nakapagdesisyon si Luis na bumalik sa dati niyang buhay dahil miss na nga niya si Lara. Dinala nga niya ang lahat ng gamit na binigay ni Lara. Isinuot nga rin niya ang relong bigay nito kasama nga niya si Empoy sa pagbabalik niya. Sumakay nga sila ng taxi at nagpahatid sa dati nilang bahay at nagbakasakali na doon pa nakatira si Michelle. Ang laki ng bahay niyo pre. Sobrang ganda, mukhang bagong gawa ah. Namamanghang sabi nga ni Empoy habang nakatingin sa buong paligid. Ito ang una kong project nung una kong pasok sa trabaho bilang architect, Empoy. Nakangiting sagot niya. 3 years akong nawala. Wala pa rin nagpapago. Sa isip nga nito. May nawala lang. Ang pinaka-importanting tao na tumira sa bahay na to na hindi ko nga matanggap for so long. Kaya umalis ako. Nagtago. Tinakbuhan ko ang problema. Unti-unti. Sinubukan kong makalimot dahil akala ko yun ang tamang gawin. Kuya? Tawag nga sa kanya bigla ni Michelle. Akala ko hindi ka na nakatira rito. Tanong nga ng lalaki. Bahay natin to. At ito yung una mong project. Kaya maraming alaala ito na hindi pwedeng bitawan. Naligaw ka yata o bumalik ka na for good? Excited nga na tanong sa kanya ng kapatid. Sort of. Nakangiting sabi ni Luis. Welcome home kuya. Thank you. Sigaw pa nga ng babae at yumakap siya ng mahigpit kay Luis. Ngayon lang naramdaman ni Luis ang sobrang pagkamis sa kanyang kapatid. Kaya niyakap nga niya ito pabalik ng mahigpit. Oo. Sabi nga nito, hinila nga sila ni Michelle papasok sa loob, pati nga rin si Empoy. Pre, ang sakit. Hindi naman kami magkaibigan itong kapatid mo ah. Pero bakit bigla-bigla na lang nanghihila ng tenga? Reklamo pa nga ni Empoy. Naiwan na nga lang itong natatawa. May inuwi nga siyang dagdag ingay sa bahay nila. Sa kabilang banda, wala sa mood si Lara. Pumasok siya sa trabaho. Pero hindi pa rin niya nakakalimutan ang lahat ng sinabi ni Luis kahit nang isubsub niya ang sarili sa trabaho. After everything na ginawa nito para sa kanya,
Pinamukha pa nga nito na kahit magkaibigan man lang, hindi ganun ang tingin sa kanya. Tinawag pa niya itong pakialamera. Iniyakan nga niya yon nung araw na sinabi yon ni Luis sa kanya na loka siya. Umasa pa naman siya ng bongga. Samantala nagpaalam nga ang lalaki kay Michelle upang puntahan si Lara. Bumili muna si Luis ng bulaklak para dito. Hihingi nga siya ng tawad at manliligaw na rin. Anong ginagawa mo rito, Luis? Ayokong makita yung pagmumukha mo. Galit na sabi ng matapang na si Lara. I'm sorry, Lara. Nabigla lang ako noon sa lahat ng mga sinabi ko sa'yo dahil sa emosyon ko. Hinging pa umanhin ni Luis sa kanya. Talaga? Nabigla ka lang? Parang hindi naman ah. Sinadya mo talaga yon. Galit nga na sabi ni Lara. Bulaklak para sa'yo. Sabi ni Luis at binigay sa kanyang bouquet. Nabitbit niya pero sumakit na lang ang kanyang kamay. Hindi pa rin kinuha ng babayang bulaklak. Kaya sa inis na naramdaman niya, kinulong nga niya ang babae sa kanyang braso. Anong ginagawa mo? Umalis ka nga sa harapan ko. Hindi ako makahinga. Reklamo naman ni Lara. Patawarin mo muna ako at tanggapin ang bulaklak para pakawalan kita. Nakangising sagot ni Luis. Alam mo nakakainis ka. Sige na nga. Alam mo ba yun? Para kang bata. Nakasimangot na sabi ni Lara at tinanggap na nga lamang ang bulaklak. Salamat. Tipid na sagot ni Luis at bigla siyang hinalikan sa labi. Napanganga na nga lamang ang babae habang nakatingin dito. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nang hahalik? Ilang beses mo nang ginawa to ah? Nakangusong sabi ni Lara. Hindi mo ba nararamdaman? Seryosong tanong ni Luis habang nakipag-ay to ay nga sa babae. Naramdaman ng ano? Balik niyang tanong dito. Masyado kang manhid sobra. Naiiling na sabi ni Luis. Sabihin mo na lang kasi ano ba yan? Tanong nga ng babae. Na mahal kita. Mas narealize ko ang lahat ng mga panoong hindi kita nakikita. Sobrang pagkamiss ko sa'yo, Lara. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin na kahit anong estado sa buhay ng isang tao, ay kailangan pa rin itong tratuhin ng tama. Madamdaming sagot ni Luis. Tinitigan lang niya ito na parang walang reaksyon. Galit pa yata ito sa kanya. Maniwala ako sa'yo. Naiiling nga na sabi ng babae at umirap pa. Mukha ba akong nagbibiro? Hindi na tayo mga bata para magbiroan ng ganito. Hindi ako alis dito hanggat hindi ko naririnig ang sagot mo. Sabi nga ng lalaki at inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Lara. Napaatras si Lara nang lumalapit na naman sa kanya si Luis. Kinakabahan siya. Kaba na may halong saya dahil parehas pala sila ng nararamdaman pero hindi nga niya maamin ang kanya. Susubukan lang niya muna ang lalaking ito dahil baka scam lang ang nararamdaman nito para sa kanya. Stop staring at me, Luis, sabi nga nito sa lalaki at nagmamatigas pa rin. Bakit? Bawal bang titigan ng babaeng mahal ko? Parang ramdam kong ayaw mong maniwala sa akin ah. Gusto mo bang ipagsigawan ko pa rito sa labas para marinig naman ang mga empleyado mo? Sagot niya at pipihitin na sana ang doorknob ng pinto. No way! Sigaw nga nito. Huwag mo kong subukan, Lara. Dahil totoo tong nararamdaman ko sa'yo. Ikaw lang naman yung walang tiwala eh. Sabi nga ni Luis. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ng babae at hinila palabas ng opisina. Tanong tuloy ni Lara. Saan tayo pupunta? Sumunod ka na lang. May ipakikilala ako sa'yo. Sagot nga ni Luis at pinasakay ito sa kanyang kotse at nilagyan na nga ang babae ng seatbelt. Makalipas ang ilang oras ay huminto na nga sila sa isang sementeryo. Hawak pa rin ni Luis ang kamay ng babae hanggang sa marating nga nilang isang nicho. Mama, kamusta ka na? Pasensya ka na kung ngayon lang ako bumisita. May pakikilala po ako sa inyo. Siya po si Lara, ang aking pinakamamahal na babae. Magkatulad po kayo ng ugali. Kaya ngayon ko na-realize ang kahulugan ng salitang may rason. Kung bakit nangyayari ang isang bagay. Kung may mawala, ay may darating naman. Mahal na mahal kita, Mama. Sabi nga ni Luis. Dahilan para tumulo ang luha ng babae. Ngayon niya napagtanto na mahal talaga siya ng lalaking to. Hello po, Ma'am. Masaya akong makilala kayo. Ipapangako ko po na mamahalin ko ng tapat ang anak niyo at aalagaan ko siya ng gaya ng pag-aalaga niyo sa kanya. Sabi nga nito habang tumutulo ang mga luha. Maraming salamat, Lara. I love you. Sabi ni Luis
At niyakap nga ito ng sobrang higpit. I love you to Luis. Masaya akong makilala ang mama mo. Nakangiting sagot nga nito at gumanti ng yakap sa kanya. Pero sa pagkakataong ito ay mas nagulat nga ang babae nang bigla na lamang lumuhod sa kanyang harapan si Luis. At sa harapan nga mismo ng nicho ng kanyang ina ay nag-propose nga ito sa babae. Lara, hindi na tayo bumabata. Alam mo naman siguro na nasa tamang edad na rin tayo. Gusto kitang makasama habang buhay. At gusto kong bumuo na tayo ng pamilya. Ayoko nang magsayang pa ng oras dahil alam kong ikaw na nga ang the one. Huwag kang mag-alala dahil hinding-hindi na nga kita sasaktan pa at sasamahan kita sa hirap man sa ginhawa. Naluha nga si Lara sa sinabi ng lalaki. Hindi siya yung tipo ng babae na cheesy at madiling matouch, pero sa pagkakataong ito ay sobra-sobra nga ang pinapakitang pagmamahal sa kanya ni Luis. Napatango na nga lamang ito at sabi nga ng babae, "Of course! Yes, Luis, pakakasalan kita at gusto ko na rin bumuo ng pamilya kasama mo." At makalipas nga ang ilang buwan, nagpakasal na nga rin ang dalawa. At agad-agad nga, pagkatapos ng honeymoon nila, nakabuo na nga rin sila sa wakas at isinilang nga ni Lara ang isang cute na baby girl. Makalipas nga ang mahaba-habang buwan ng pagdadalang tao. Namuhay nga sila ng masaya. Napagpasyahan nga rin nilang mas tumulong pa nga sa mga taong nangangailangan dahil na-feel nga ni Luis kung gaano kahirap ang walang-wala. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Luis at Lara. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Ellie Evangelista Anderson, Lee Yunmin J, Renalyn Bunda, Jane Rosario, Gilbert Quesada Vlog, Zen Zulficar, Drew Mendoza, Flor Delisa Bentley, Feli Manuzon, Vemvem Flores, Jonalyn Habon, Juliet Caday, Lynn De Amor, Judith Botea, Araceli Losaria, Nancy Gavero, Lolita Matibag, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone.